tinow raw ng Borg Towing na pinapasad ang jeep ni RG Gomez sa Maynila. Ayon kay RG, nagpapalit lang siya ng gulong dahil na-flat siya nang bigla silang kinabitan na lang daw ng pahinante ng Borg Towing ang towing bar na na-flat ang kanyang jeep. Okay? Kasalukuyan, nasa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina, ang pinapasada niyang jeep. Inilapit ho sa amin to kagabi. Ngayon, kami ho'y magsasabi ho sa inyo, may mga pamantayan ho kasi ng MMDA na kinakailangan malaman ho ninyo rito na ito ho mga pamantayan na to, kapag kayo nag-park, dapat maintindihan, ano? Pero noong mga panahon daw siya'y na-flat doon sa lugar na kung saan na kanyang tinapalitan ng gulong, eh, isang tornilyo na lang daw ang tatanggal para makabit na yung gulong. Abay, ginawa raw ho ng mga magagaling na putok sa buhong demonyo yung mga towing, itong mga miyembro ng pahinante ng Borg Towing, eh, tinow ho siya. Ngayon, kasama natin sa ating studio, okay, si RG Gomez. Okay, RG, para maintindihan ng tao, at nakikita natin, i-interviewin kita. Mabilisan, ano? Opo, sir. Anong oras ka na-flatten doon sa sinasabing lugar na kung saan nagpapalit ka ng gulong? Anong oras na? Gabi mga na? Mga 7 ng gabi yan, sir. 7 na ng gabi. Tatanong ko sa iyo, ito ba'y matraffic sa lugar na ngayon? Wala masyado? Or, ano? Wala po, sir. Walang traffic. Walang traffic doon. Ikay nakaparada na sa gilid. Opo, sir. Kasama mong misis mo nakasakay. Opo, sir. Alright. Dahil doon sa kasama mong misis mo, minamadali mo, isang tornilyo na lang, kakabit mo na. Opo, sir. Nang dumating itong mga towing na to, anong ginawa? Eh, nagtanong ko sa akin, sir, yung ano, kasi, tanong sa anong nangyari? Sabi, hindi ba lang nakikita, eh, gulong, eh, wala nang gulong, tapos pinapalit mo, ano sinabi, sinabi mo? Sinabi ko po na, flat lang po, sir. Eh, kakabit ko na po yung ano. Okay. Tanggal ko na po yung anong ginawa? Tornilyo. Tapos, bigla hong nag, ano sila, sir. Ay, tinitingnan pala muna yung ano, reserva ko. Sabi, meron akong reserva sa ilalim, okay. Sa ilalim magkakabit. Malalagay na. Opo. Tapos nung ano, nag-usap sila doon sa bandang ano, yung sa may sasakyan nila. Sige, anong sinabi? Maya-maya po, bigla na pong umatras yung ano, yung... Tinaw ka ano, na? Nag-angkla doon sa ano, nagkabit na ng angkla doon sa may ano. Ayun, okay. Yun ngayon ang dahilan kung bakit iniwan kayo ng misis mo doon sa lugar, tinaw na yung sasakyan. Opo, opo. Alright. Alright. Sa kabilang linya natin ito, itingnan na sa MMDA Chief ng Operations, si Bong Nebreha. Bong! Sir Bong, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Ben, at magandang hapon sa lahat ng panonood. Okay, Sir Bong, lalapit lang ho namin dito sa Kilos.to Social TV Online. Ito hong reklamo ng isang pagnangangalang RG Gomez. Kagabi ho, tumakbo na ho sa amin. Gabi na ho kasi, at medyo pinabalik ko ngayon. Sir, ano ho bang mga pamantayan kapag ang isang sasakyan ay na-flat at nagmamadali, nagpapapalit na ng gulong at sa lugar hindi naman ma-traffic? Saan lugar itong na-flat? Sa Bonifacio Drive po, sir. Sa Bonifacio Drive. Walang mga tao nung mga panahong yun? Wala po, sir. Alright. Sir, eh, hindi siya binigyan ng pagkakataon na kunting sandali na lang siguro dahil isang tornilyo, kakabit niya na lang yung reserva, itinaw na ang agad. Sir, ano ho bang tingin niyo rito, sir? Medyo linaw lang, sir, para naintindihan ho ng taong bayan. Ganito po, Sir Ben, ano, talaga po yung sa, ano, sa Land Transportation Act 4136 at saka sa MMC resolution natin na siya po nagtatalaga ng pamantayan ng IRR po natin para sa batas na ito. Siya bawal po talaga magpalit ng gulong sa kalsada. Pagkatan ka, we are giving you a chance to put to drive your vehicle towards the emergency bay at doon kayo magpalit ng gulong. Okay. Ngayon po, yun nga po, yung sitwasyon na yan, ang sinasabi nga po ng driver, wala masyado traffic, nilabutan sila doon. Ang sa amin po, lagi po namin sinasabihan yung towback na tama, yan po yung patas. Talaga po yung patas na yan, bawal po talaga magpalit ng gulong sa main thoroughfares lalo na. Ngayon po, ang sinasabihan naman natin po yung, ano, yung mga towbacks natin na okay, pwede mag-assist muna. Lalo-lalo na po kung hindi naman po katagalan nila yung katulad, tornilyo na lang ang ikakabit. Yes, sir. Hindi naman po ano, hindi naman po talaga, ang ano po dyan, eh dapat po tinulungan na lang. Ayun, sir. Ngayon, nirefer ko na rin po yan sa ating towing and impounding head. Pinapa-imbisigahan po na rin yan. Binigay ko po yung ano, yung tow truck number para tanungin kung ano po talaga yung ano, yung... Right. Circumstances behind. Right. Bakit ba nila tinaw? Okay. Alam ni
sir, yung mga enforcers natin, yung mga mobile patrol units natin, yung motorcycle units natin. Yes, sir. Pag yan po nakakita ng mga sasakyan na naplatan, lalo na po, babae po yung ano, yung driver. Hindi na po namin pinapatol yan, tinutulungan na lang po namin kasi sadali lang naman po, imamanage lang yung traffic yung isa, yung tutulong sa pagpalit. Alright, sir, narinig ko na ho, narinig ho ngayon ng publiko yung tamang pamantayan kung bakit stricto rin ang MMDA, ay gawa nga na may talagang may mga batas dyan. Pero siguro sir, meron din sinasabing the act of kindness or human compassion, yung pagiging mag-considerate, sinabi nyo kanina rin na kung minsan titingnan mo na lang, total, malapit na, naghirap na yung tao, magtanggal ng gulog, nagmamadali, isang tornillo lang, kakabit na lang. Itinaw, instead of giving just a little more moment na para naman lang sana, tinaw. Kasi alam ko naman, meron din naman judgment call. Ang problema ko kasi rito, sir, siguro kung meron sigurong MMDA na mga personal doon, baka hindi ho ginawa ng mga pahinante ng towing kasi alam nyo naman, kapag may MMDA, sigurado ho, kapareho sa inyong tanggapan, hindi nyo ho siguro, sabi nyo, ako ang babae na paplatan, tumutulong pa kayo . Pagkatapos kayo, pinagbibigyan nyo na lang. Dito sir, kami here po, hindi pang umapilas sa inyo, baka matulungan na lang ho natin to sir. Kawawa naman, walang papasada. At yung journey. Sige sir, Sir Ben, gato na lang po, no? Pakitext na lang po sa akin yung plate number. Yes sir. Driver na yan. Oh yes sir. Naipato ko na rin po naman yung concern nila sa aming towing and impounding group commander. Yes sir. Sila na po mag yan. Okay. Tama po sir, yung judgment ko very important po sa amin yan. Yes sir. Kasi yung thin line na pwede mo na pagbigyan. Yes. Yes sir. Okay. Ito po talagang dapat magigitin yung judgment call. Alright. Pero sir, tutulungan na lang po namin si Sir RJ. Okay. Para sa concern na yan, i-coordinate ko na lang po sa Towing and Impounding Group Commander. Alright, yan, sir. Well, that's sir, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo at alam ko naman ho sir, sa inyong pamunuan at ang namumuno ng MMDA, meron pa rin yung sinasabing consideration or judgment call. Iba ho, makikita ho kasi kuminsan pag ang isang taong nagluloko-loko at yung talagang nahihirapan na nagpapalit, nagmamadali rin, siguro tama ho kayong judgment call. Pero ako naniniwala, pag may isang MMDA enforcer doon, baka sir, pinagbigyan na ho to siguro. Wala ho kasing MMDA enforcer. Tama po, Sir Ben, ano, nagkakaroon po kasi tayo ng mga pagkakataon na wala po tayong talagang enforcer sa area. Yes, sir. Ano po, yung tinatawag na may naka-install dyan, kaya yes, po, ano, there's only tow truck pala. Oh, yes, sir. Pero, sir, yan po, papasigla po namin kung ano po nangyari dyan. Okay. Pero, tutulungan po namin si, ano, si Sir RJ, i-refer ko po yung sa Tony Hilton, yung kumanda yan. Okay. Ngayon pa lang, sir, kami ho, nagpapasalamat ho sa inyo, ang Kilos Pronto Online Social TV. With that sir, thank you again. Sa uulitin, malalapit din ho kami sa ibang bagay pa rin sir. Thank you so much Bong the Brack. Maraming salamat sir Ben. Okay, ganito magagawa natin, ano? Narinig mo na. Opo. Pag ikay mapa-flatan sa susunod, siguraduhin mo kahit flat, igilid mo talaga. Okay, ha? Po, sir. At saka bilisan mo pa parang kidlat pagpalit. Okay? Opo, sir. Pag medyo lumapit, magmakaawa ka ngayon sir. Parang yun ang awa. Bibilisan ko. Kung minsan, okay. Babasahin mo. Di ba? Kung may candy ka, bigyan mo ng candy. Okay? Oh, yes? Yes, sir. Pero hindi suhul yun. Lambingin mo. Di ba? Magmakaawa ka lang. Kasi kung minsan, kahit na kung minsan brutal yung isang individual, marunong pa rin sila na maawa. Okay, ha? Okay, okay. Kasi sa bagay, sa mukha mo naman, yung harmless ka naman, mukhang ka. Sa itsura mo pa lang, talagang sino hindi maaawa sa iyo. Oo nga po eh. Sa tayo mo pa lang yan, talagang nakakaawa ka na. Di ba? Okay. O hayaan mo, tutulungan tayo ni Bong dito. Pagkatapos nito, ha? Okay.